Isang dating aktres na kabilang sa malaking lahi ng mga Salvador sa showbiz, ang kamakailan daw ay kumakatok sa kanyang mga kakilala at kaibigan sa industriya, upang siya ay mabigyan ng trabaho o project bilang artista. Sinasabing ang dating artistang ito ay nakakaranas na matinding pagsubok sa buhay sa kasalukuyan. Siya ay walang iba kundi ang dating aktres na si Deborah Sun. Si Deborah ay isang aktres na sumikat noon dekada 80, at lumabas sa ilan mga sexy films ng panahong iyon. Alamin natin kung ano ang nangyari sa kanyang buhay at career sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Palibasa, mga magulang mo, tagabundok! Kaya walang naman yung utak mo, kundi puro kamoting kahoy! Huwag naman yung sila idamay dito! Shit! Sila lahat! Pati nuna mo, shit! Tama na ho! Aba! At sigawin pa ako! Hoy! Alila lang kita rito! Muchacha lang kita, kaya wala kang karapatang sigawan ako! Tandami yan, ha? Leche kang babae ka! Matagal na ako nagpipigil sa'yo. Amo kita, ginagalang kita! Pero ngayon ko lang naisip na bola tayo sa bahay mo. Kaya pantay-pantay tayo dito! Si Jean Luis Porcuna Salvador, na unang nakilala at lumabas sa pelikula bilang si Jean Salvador at Gigi Salvador, ay na-rediscover at ginamit ang screen name na Deborah Sun. Siya ay anak ng isa sa mga sikat na Salvador na si Leroy Salvador, kay Corazon Baby Porcuna. Si Deborah ay half-sister ni Jobel Salvador, at pinsan ng sikat na aktres ngayon na si Maha Salvador. Kalimitan ng mga lahing Salvador ay pumapasok sa show business. Si Deborah ay hindi exception dito, at siya ay nakagawa ng kanyang unang pelikula na Tag-ulan sa Tag-araw, noong 1975 bilang si Jean Salvador. Ito ay nasundan ng pelikulang Tutubing Kalabaw Tutubing Karayom, noong 1977, muli ay bilang Jean. Nang sumunod na taon, ay nakagawa pa ng dalawang pelikula si Deborah, na ginamit naman niya ang pangalang Gigi Salvador. Subalit ang kanyang role sa mga pelikulang ito, ay hindi masyadong napansin ng mga movie fans. Noong 1979, si Deborah ay kinuha ng Regal Films kung saan siya ay nabigyan ng starring role sa pelikulang Bedspacers. Dito ay pinalitan nila Douglas Quijano at Mother Lily Monteverde ang kanyang pangalan, ng Deborah Sun. Mula noon ay naging sunod-sunod ang mga pelikula ng aktres sa bakuran ng Regal, at eventually ay nagkaroon din siya ng mga project sa ibang film companies. Siya ay gumawa ng mga sexy scenes sa pelikula, at siya ay nakilala at nagkaroon ng mga tagahanga. Nakasama siya sa pelikulang Temptation Island ni Direk Joey Gosenfiao noon 1980, kasama sila Dina Bonevi, Azinet Briones, Jennifer Cortez, Bambi Arambulo, at Alfie Anido. Ilan pa sa kanyang mga naging pelikula ay ang Diborsyada noon 1979. Beach House, Biktima, Magno Barumbado, at Tatak Munti noon 1980. Playgirl, Asal Hayop, Rosang Tatak, at Pakawalan Mo Ako noon 1981. Diary of Christina Gaston noon 1982. Adultery, Sampung Ahas ni Eva, at Baby China noon 1984. At marami pang iba. Dahil sa kanyang kabataan at kapusukan, si Deborah ay sinasabing nalulong sa masamang bisyo at ipinagbabawal na gamot. Siya ay nagkaroon din ng relasyon sa namayapang aktor, at ama ni Aiko Melendez na si Jimmy Melendez. Ito ay nagbunga ng isang supling, na si Jam Melendez, na sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang, at pumasok din sa pag-aartista. Noong 1989, habang ang aktres ay nasa rurok ng kanyang kasikatan, siya ay nagdesisyon na huminto sa pag-aartista at manirahan sa Estados Unidos. Siya ay nanatili sa Amerika hanggang taon 2004, nang siya ay magdesisyong bumalik ng Pilipinas. Muli sana siyang babalik sa Amerika ng sumunod na taon, subalit siya ay na-hold sa immigration, nang makitang si Deborah ay may nakabinbin na 6 na kaso ng estapa. Dahil dito, siya ay nakulong ng mahigit isang taon, at hindi na nakabalik sa Amerika.
sa kabutihang loob ng ilang mga kaibigang artista ni Deborah, tulad ni Amalia Fuentes, ay nakalaya ang dating aktres sa tulong ng mga ito. Nang siya ay makalaya sa kulungan, ay sinubukan ni Deborah na magbalik sa pag-aartista, subalit maraming producer ang nabawasan umano ang tiwala sa kanya, dahil sa insidenteng nangyari noon sa aktres. Nakakuha siya ng mangilan-ngilan na mga projects, subalit ito ay hindi naging sapat upang mapunan ang pangangailangan ng aktres at ng kanyang mga anak. Naging mahirap ang buhay ni Deborah ng sumunod na mga panahon. May mga pagkakataon na ayon sa aktres ay gusto na niyang sumuko sa buhay, subalit naiisip niya ang kanyang mga anak. Noon September 8, 2019, muling naging laman ng mga balita ang dating aktres nang siya ay arestuhin ng mga pulis sa Quezon City, sa isang by-bus police operation. Si Deborah, kasama ang kanyang anak na si Angela ay na-detained sa presinto, kasama ang tatlo pang ibang mga suspects. Ang mga ito ay nakulong sa loob ng 3 buwan, bago nakapagpiansa upang makalaya. Sinasabing matapos ang pangyayaring ito, ay tinulungan naman si Deborah ng aktres na si Aramina. Pinatira nito ang dating aktres at kanyang mga anak, sa isa sa kanyang pag-aaring kondo, at paminsan-minsang binibigyan ng mga grocery supplies. Malaki ang pasasalamat ni Deborah sa tulong na ibinigay ni Ara, at pabirong binansagan pa niya ang aktres bilang si Santa Ara. Sa ngayon ay nananawagan si Deborah na siya ay mabigyan ng trabaho sa showbiz, upang may pangtustos sa kanilang mga pangangailangan. Sinasabing ang kanyang anak na si Jam, ay mayroon sakit na split personality, at nangangailangan ng maintenance na gamot na hindi naman may provide ng kanyang ina. Humihingi ng tulong si Deborah, na mabigyan muli ng pagkakataon na makapag-comeback sa show business, ayon sa isang interview. Maraming pinagdadaan ang pinansyal na problema ngayon ang dating aktres tulad ng kanyang green card sa Amerika, na hindi niya maayos ang papeles, dahil sa kakulangan ng pera. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa rin ang veteran actress sa mga taong tumutulong sa kanyang pamilya, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali noon. Ang mga pangyayari sa buhay ni Deborah, ay nagsilbing isang malaking aral sa kanya, at sa mga taong naliligaw ng landas. Alalahanin sana natin lahat na ang kasikatan at pagiging tanyag sa showbiz, ay hindi panghabang buhay. Ang biyaya ay ating pangalagaan at huwag abusuhin. Lagi din natin tandaan na ang matuwid na landas ay ang tamang landas na dapat tahakin. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Deborah Soon, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Потому что он не знает, что это такое.